Kaya nagmamadali si Harry Roque. Pati na si Presi Digong. Si Digong, sabi nga natin mga kababayan, baka anumang oras, kalad ka rin na po ng Interpol. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Yung Philippine Patrol Aircraft natin, mga kababayan, sabi ni General Browner, hinaras daw po ng Chinese jet sa tapat ng Bajo de Masindoc. Ayan po, sabi rito sa balita, Chinese jets harass Philippine Patrol Aircraft. Yan o. Yung ganyang eroplano natin na lumipad para magpatrolya over the West Philippine Sea. Hinaras daw po ng Chinese jets. Yan po. But before natin pag-usapan, mga kababayan, may gusto pala magpag-greet sa atin. Baka makalimutan pa natin. Shout out dyan sa US kay Kiko Torreja. Ayan, nag-message sa amin, mga kababayan, si Kiko Torreja. Hello Kiko, kumusta ka? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga videos po. Panonood sa ating mga videos. At siyempre sa lahat ng mga viewers natin. Tapos, lagi ninyo pong isi-share. Like and share and subscribe po para malabanan natin yung fake news, mga propaganda ng mga taga-nausog. Ayan po yung balita dito. The Philippines military on Saturday accused China's Air Force of dangerous and provocative actions against one of its planes patrolling over a disputed South China Sea reef. O, lumilipad dito, mga kababayan, para magpatrolya yung ating eroplano nang biglang lumabas yung mga Chinese jets. Hinaras po yung ating eroplano, patrol aircraft. O, ganyan yung ating patrol aircraft, mga kababayan, ang itsura. Kaya sabi po niya, no, ni General Browner, yung ating Armed Forces Chief General, yung ating Philippine Air Force, itong NC-21-2I aircraft, nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Bajo de Masindoc, Scarborough Sound. Diyan po, mga kababayan, nagpapatrolya dito. Ito yung Scarborough pala, hindi ito. Second Thomas Shoal pala to. Dito nagpapatrolya, mga kababayan, nang biglang lumitaw yung mga Chinese jets. Hinaras tayo po noong August 8. Dalawang Chinese jets yung nag-execute ng dangerous maneuver bandang alas 9 ng umaga daw. Tapos nagpasabog sila ng mga flares doon mismo sa dinadaanan ng ating eroplano. Buti na lang, siyempre, magagaling yung ating mga piloto din. So the pilot and crew, sabi ni Browner, nitong NC-21-2I, were able to safely return to Clark Air Base mga 10 in the morning. At lahat ng personnel on board were unharmed. Pero sabi po ng general, yung incident posed a threat to the PATH aircraft. At saka siyempre sa mga crew, interfered with the lawful flight operations in airspace na nasa loob naman ng ating sovereignty at saka jurisdiction, and contravened international law and regulations governing safety of aviation. Itong China, mga kababayan, ganun yung gawain nila. Hindi lang sa atin ito ginagawa nila, mga kababayan. So sabi ni Browner, nireport na rin nila ito, yung incident sa Department of Foreign Affairs and relevant government agencies. We reaffirm our commitment to exercise our rights in accordance with international law, lalo na po yung UNCLOS at saka yung Chicago Convention. Sabi, yung China, winarningan yung Pilipinas to stop infringement around the disputed reef after the reported incident. Ngayon, sabi ni Browner na yung ating Philippine military strongly condemns
the dangerous and provocative actions nitong People's Liberation Army Air Force. Ang sabi, yung Chinese aircraft na involved in the incident were the MRF or itong multi-role fighter jets. Ngayon, nag-react na rin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh, si Inday Anya, Mr. Maravillas. Si Inday, pagdating po sa alams na sa isyu ng West Philippine Sea, until today, no comment pa rin siya. Ang comment niya, mga kababayan, kay Kibuloy pa rin. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kanyang reaksyon kay Kibuloy. Inaanapan siya ng reaksyon ni Congressman Joel Chua ng Manila, pero ang reaksyon niya kay Kibuloy. Ayan o, sabi ni Congressman Chua, ano talaga niya yung stand ni Inday pagdating dito sa West Philippine Sea? Dapat niya alam natin, si Inday po, mabilis pa sa alas 4 sa pagtatanggol. Pagdating na po kay kay Pacquiao, ito, kapon to, matik ang kanyang reaksyon. So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpaabot na po ng reaksyon dito sa latest na harassment. Yung eroplano na natin, yung hinaharas ng China. Ito yung reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating poging-poging Pangulong Bongbong, na sabi ni Harry Roque, ng kanyang among si Digong, bangagan niya. At yung latest na panawagan ni Harry Roque, i-surrender na daw kay Inday yung presidency. Gawin na si Inday na acting president. At si President Bongbong daw magparihab. Yan yung sabi ni Harry Roque. Mga kababayan, nabaliw na si Harry. Panic mode na kasi sila. Si Harry Roque kasi po, malapit nang masukul ng paok. Tapos ng DOJ, under investigation na. Yung iniimbestigan sa Senado at sa Congress, yung involvement niya sa pugo. Kaya nagmamadali si Harry Roque. Pati na si Presi Digong. Si Digong, sabi nga natin mga kababayan, baka anumang oras, kalad ka rin na po ng Interpol. Ito po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito sa balita ng bulletin, Marcos urges China demonstrate responsible action niya in the seas and skies. Sabi dito sa release ng Presidential Communications Office 2 hours ago pa lang, President the President strongly condemns the air incident in Bajo de Masinloc earlier this week and stands by our brave men and women of the Armed Forces of the Philippines, especially the Philippine Air Force. The actions of the People's Liberation Army, Air Force, aircraft were unjustified, illegal and reckless, especially as the PAF aircraft was undertaking a routine maritime security operation in the Philippine sovereign airspace. We have hardly started to calm the waters and it is already worrying that there could be instability in our airspace, sabi po niya. Philippines will always remain committed to proper diplomacy and peaceful means of resolving disputes. However, we strongly urge China to demonstrate that it is fully capable of responsible action both in the seas and in the skies. Yan po ang matapang na pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Committed tayo po sa diplomacy, kaya mali yung mga akusasyon po ng mga Duterte, lalo ngayon ni Harry Roque, na yung ating Pangulo daw, dapat nang magparihab kasi nilalagay sa peligro ang ating bansa. Gawin si Inday as acting president. Tapos tayo mga kababayan pag naging acting president. Si Inday take over na nang walang resistance. Total take over na ng West Philippine Sea, baka damay ang buong Pilipinas. Maging province na tayo ng China, mga kababayan. Malinaw po yung statement ng ating Pangulong Bongbong. Hindi tayo nakikipag-away. Philippines will always remain
committed to proper diplomacy and peaceful means of resolving disputes. However, we strongly urge China to demonstrate that it is fully capable of responsible action both in the seas and in the skies. Ganon mga kababayan. Yan na niya, Mr. Maravilla Sinday. Wala pa, wala lang siyang sinasabi pagdating dito sa West Philippine Sea. Yan nga po yung gustong malaman ni Congressman Chua. Yan na. What is BP Duterte's stand on the West Philippine Sea issue? Chua wants to know. Yan po, Sinday. Dumaldal na ng dumaldal ng kung ano-ano. Direkta na pong siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. After siyang bumalik sa area of responsibility, galing sa pamamasyal po sa Germany, pagbabakasyon, nagpalabas po ng mga manghang na salita. Sinupalpal ng mga congressmen at senador, pati si Chisi Escudero. Tapos rumisbak naman siya uli kay Chisi Escudero. Yan po. Sabi dyan sa balita ng politiko, Sara Duterte claps back at Chisi Escudero. Leader should not be made to hold champagne glasses. Kasi umawak ng champagne glasses si Chisi Escudero. Ang tinutumbok niya, yung incident na nangyari sa Bindi Honor na kinuha ni Mrs. Lisa Marcos, yung champagne glasses ni Escudero. Bindi Honor nga yon, toast, wine toast. Isang traditional isang tradisyon na ginagawa mga kababayan sa Palasyo Malacanang, kaya may champagne, pang-toast nga, Bindi Honor eh. Kahit siya na maging presidente, may Bindi Honor, may toast ng champagne dyan sa Palasyo. Kaya nagmalabo na po. Dumilim yung pangarap ni Inday, mga kababayan, na maging presidente. Sumadsad na yung ratings niya sa latest survey ng SWS. 19 points mga kababayan, the lowest since 2022. Tinalikuran na kasi siya mga kababayan ng mga Marcos loyalist kasi iniwan niya yung ating Pangulong Bongbong. Wala na to mga kababayan, malamang sa malamang babalik na lang itong Dabao. Yan sabi ni Congressman Chua ng Manila. Ano ba anya talaga yung stand sa West Philippine issue ni Sara? Sabi dyan, this as Chua denied on Saturday, August 10, kahapon, the Vice President's allegation that the Marcos administration was allowing foreign intervention to a certain extent on certain issues. So sabi po ni Congressman Chua, so until now, hindi pa rin po natin alam kung ano po ang stand ng ating pangalawang pangulo pagdating po sa issue o usapin ng West Philippine Sea. Kaya yung reaction niya, nakakabigla. It is surprising. Sabi niya, actually, yun nga rin yung kinagugulat ko. Dahil ang isa po sa batikos niya sa ating Pangulo ay yung sa foreign, mga foreign. Pakiramdam daw ng dayuhan, pakikialaman daw ng dayuhan. Ang alam ko lamang po na issue ngayon sa atin na may foreign ay yung China. So ano niya yung stand niya? Ang stand po ni Inday po, no comment. May comment siya po kay Kibuloy. Isa po ang comment ni Inday. Pagbalik niya sa pagbakasyon, si Kibuloy po ang sinagluluwa. Sabi niya, si Pastor Apollo Kibuloy kasi, he suffers from two poisoned arrows. Unang-una, alay siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko noong ako ay tumakbong vice presidente or vice president. So, merong anggulo dyan na politika. Yan o, VP Sara, pinagtanggol si Kibuloy. Vice President Sara Duterte, who remains silent amid China's escalating attacks, speaks about fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Duterte defends Kibuloy, who has been in hiding due to alleged threats to his life. Ang kita ninyo, pagdating kay Pastor Kibuloy, laging may sinasabi niya, may sinasabi siya. Pagdating po sa issue ng West Philippine Sea, ito na nga po, may bago na naman harassment.
yung eroplano na natin, yung hinaras ng China, wala siyang kuminto. Oh, ito yung dinidefend mga kababayan ni Inday, si Pacquiao. Ito yung latest na balita, mga kababayan, as published ng Politico News. Sabi diyan, humiga ka dito sa tabi ko. Ex-Kingdom of Jesus Christ follower told by Kibuloy to sleep after raping her. Ito yung spiritual advisor po ni Inday. Ito yung kinakampihan ni Inday, mga kababayan, at ng buong pamilya niya, at ng mga taga-nausog. Kahindik-hindik na kaso, mga kababayan, ang kinakaharap. Rape, sexual abuse, human trafficking. Umiga kaanya dito sa tabi ko. Sabi ng dating member ng kanyang church. Yan o, sabi niya, no? A former member of the Kingdom of Jesus Christ claims she was raped by religious leader Apollo Kibuloy as a 17 years old and was reportedly even told by pastor to sleep beside him after sex. Nakakapanindig balahibo, mga kababayan. So yan ang pinagtatanggol. Yan ang pinagtatanggol, mga kababayan, ni Inday. Yung former member filed a complaint for rape, qualified trafficking in person, and child abuse against Kibuloy and five others before the Davao City Prosecutor's Office. Her affidavit was part of the document submitted by the Anti-Money Laundering Council in its petition to the Court of Appeals for the freezing of Kibuloy's assets. Ang rason po ng Court of Appeals, para malimit yung movements po ni Apollo Kibuloy, ang sabi naman po ng PNP, nasa loob pa ng kanyang kingdom. May tunnel daw sa kingdom, mga kababayan. So sabi dyan, the CA granted AMLAC's petition and froze the assets and bank accounts of Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ Sunshine Media Network Incorporated or SMNI, as well as other entities and individuals linked to him. Ang sabi, itong dating member po, estudyante dati din sa Jose Maria College in Davao City na pag-ari ng kingdom, pag-ari ni Kibuloy. Nang siya, mga kababayan, ay i-rape noong September 1, 2014, matagal na po. In the complaint, the former member claimed Jacqueline Roy, a follower of Kibuloy, went up to her dormitory room on campus and told her to prepare and sanctify herself, at hindi po, because she would be massaging the self-appointed son of God. Kay hindik-hindik po, ginawa po yung estudyante na bata pa, 14 years old pa lang, na taga-masahe, mag-ready ka niya to sanctify. What? Sanctify yourself. Ibig sabihin po ng sanctify, purify or free yourself from sin. Linisin mo niya. Siguro pinagpapapray, manalangin ka niya muna para linisin ang iyong mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin po ng sanctify. Para niya, maging ano ka, kalugod-lugod, nahaharap kay Kibuloy, parang ganun, mga kababayan. Kasi po, ang paniwala nila, yung tinuturo ni Kibuloy, siya daw po, siya na yung ano, pumalit sa ating Panginoong Hesukristo. O di ba yung sinasabi niya? Walang sino man daw na makakapasok doon sa langit, kailangan ng kanyang pirma. Matindi, mga kababayan, pinalitan yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun yung statement. Eh ngayon dami pong naniniwala na mga members niya. I-sanctify mo niya yung sarili mo kasi kailangan mo niyang imasahe si pastor. Ano, sabi niya, self-appointed son of God. Si Inday, mga kababayan, self-appointed designated survivor. Nagtaka pa kayo kung bakit ganyan siya mag-isip. Tama po? Bakit naisipan niyang i-appoint yung sarili niya as designated survivor? Kasi nga po, yung spiritual advisor niya, self-appointed son of God. Eh, walang pagrespeto po sa ating batas. Kaya yung ginawa daw ng former member, naligo muna. Mali nga pala yung ano,
Ang akala ko, yung sanctification kasi alam namin sa totoong turo ng Kristiyano, totoong turo ng Bible, pag nag-sanctify ka, i-cleanse mo yung sarili mo. Mananalangin ka ng taimtim to our Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, to cleanse yourself of sins. Pero ito po, yung physical pala, yung cleansing, maligo ka na niya. Alams na po yung intensyon. Ano? Naligo po. The former member took a bath, put on pajamas, and sprayed on a body mist, which Roy allegedly said was Kibuloy's favorite scent. So nagpabango siya ng paboritong pabango ni Kibuloy. Ganun pala ang sistema ng sanctification sa kanila. Magpabango ka na niya, maligo ka, palit ka ng pajama mo para solve na solve. Tapos magpabango ka ng paboritong Yun pala yung sanctification sa kanila. Matindi po. Matinding indoctrination. Gagawin mo yung ganun. So sabi dito mga kababayan sa balita ng Politico News, inside Kibuloy's bedroom is another building on campus. The former member proceeded to massage the pastor's back. Sa likod muna po, minasahe. When she reached his butt, yung poet, Kibuloy reportedly moved and faced FM. Nang minamasahe na po sa may poet, ayun, biglang, siyempre, yung pagmasahe po, nakadapa mo na, sa poet mo na yung sa likod, sa poet. Nang matas na yung poet niya, siguro iba na yung pakiramdam ni Kibuloy. Yung feeling niya parang lumalagablab ng apoy ng impyerno. O di ba? Sumasanib na yung the last of the flesh, sumasanib na po. Biglang tihaya, mga kababayan, si Kibuloy. And description dito, Kibuloy reported the move in face FM, ang FM, former member, ang ibig sabihin niya. Kibuloy then allegedly began to undress, hinubara na yung member na minor di edad, before having penetrative sex. Hindi ko na po siya tatagalugin sa inyo. Kasi nga po, malaswa pag tinagalog mo yon. Alam na ninyo, tumagos. Tumagos na. Ngayon, sabi po ng batang member na inaboso ni Kibuloy, nang hinahalikan siya ni Kibuloy po, she became very stiff. So, hindi siya relax, siyempre. So, tawag dyan sa amin, kidit. Hindi siya relax. Siyempre, nire-rape siya. Nanlalaban yung kanyang katawan. Kaya ganon, stiff. Parang stiff neck. Against kasi sa kanyang kalooban. Ganon ang description, mga kababayan, ng biktima ni Kibuloy. So, sabi ng victim po sa kanyang affidavit, gusto ko anyang sumigaw para humingi ng tulong. But told by Roy not to ask questions. Matapos na mangyari po yung penetration sa kanya, sabi po ng biktima, si Kibuloy po ay pumasok sa restroom habang siya siyempre nag-iiyak. Then pagbalik ni Kibuloy po, sinabihan siya na magbihis ka na niya. Then sinabi ni Kibuloy sa kanya, humiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Matindi po. Ito yung mga testimonies na sinabi na ng victim doon sa Senate investigation. Pag nakinig ka ng mga testimonies doon sa Senate investigation ni Risa Ontiveros, hindi ko nga po pinakinggan ng full. Parang nanonood ka ng bold movies. XXX, mga kababayan. Nakakahiya na pakinggan, mga kababayan. Kahit ako lalaki at may asawa na ako, nahihiya ako na makinig. Hindi ko na po tinapos. Kahindik-hindik. So ito yung tao, mga kababayan, na matik yung pagsaklulo ni Inday. Babae pa naman siya.
at isang vice-presidente. Yun ang nakakalungkot dito po. Pero sa issue ng China po, no comment si Inday. So sabi po ng ano, ng former member, she complied and slept with her body away from Kibuloy. So sinunod niya yung sinabi ni Kibuloy, pero dumistansya siya. Pero niyakap siya ni Kibuloy at tinawakan pa yung kanyang dibdib habang nakayakap. Alam na ninyo, yung ginagawa ng mag-asawa, ganun kalaswa, mga kababayan, ang dinidefend na pastor ni Inday, na sa normal sana na pag-iisip ng isang opisyal, lalo vice-presidente ka, isa kang babae, maintindihan natin, halimbawa, kasi kaibigan niya, hindi na lang sana siya nagsasalita. At ang proper statement sana, galing sa kanya at sa kanyang tatay, na dating Pangulo, ayaan natin ang batas, ang mangibabaw dito, at ang tamang advice kay Kibuloy, kahit kaibigan niya, to face the music. At kung naniniwala sila, naniniwala siya na not guilty si Kibuloy, then lalo pa na-advise niya to face the court para malinis yung kanyang pangalan. Dapat ganun po ang isang opisyal na nasa tamang pag-iisip. Hindi po eh. Talagang lantaran niyang, lantaran nila na mag-ama na idinedefend si Kibuloy. Yun ang nakakalungkot doon, mga kababayan. So sabi dito sa balita, the former member who escaped the kingdom of Jesus Christ in May 2016 said in her affidavit that she observed that there were also other female church members called close-in pastorals on campus who went through the same night routine she did. So ang ibig sabihin, marami sila na ganun ang ginagawa ni Kibuloy. Maraming biktima na mga batang babae si Kibuloy. Yan ah. Yun ang ginagawa. Asked to take a bus, papagbihisin ng bagong labadang damit, at saka mag-spray ng pabango. At saka, they only return to the dormitory niya ng eskwilahan in the morning. So, an arrest warrant has been issued for Kibuloy in connection with the rape case filed by the former member. He, however, remains in hiding. Nasabi mga kababayan ng PNP, nasa loob pa niya ng kingdom. Yan, mga kababayan, ang dinidepensa ni Inday, si Pacquiao. So sabi dyan, PNP executive says positive pastor still in Davao City compound. Yan po yung sabi ni Davao Police Regional Director Brigadier General Nicolas Torre. That is what the indicators and the informants are telling us. That is just inside. So sabi po ng general, the police knew that that Kibuloy was inside the kingdom of Jesus Christ compound when they tried to serve the arrest warrant June 10. Plans are underway for another operation, he said, but the PNP would now also consider the safety and well-being ng mga followers ni Kibuloy na guarding the compound. Ayaw kasi naman anya namin na may masaktan sa kanila. We are concentrating anya on hammering into his head and his lawyers that the only way for this to be resolved peacefully anya and with justice for all is for him to submit to the jurisdiction of the court. Yun po ang tama na aksyon, mga kababayan, sana. Ngayon, sabi, may tunnel si sa compound niya mismo, si Kibuloy. It is an open secret, sabi po ng PNP. PNP says reported tunnels in Kibuloy compound an open secret. Yan po yung sabi ni PNP spokesperson Colonel Fajardo, Jane Fajardo. Kaya nung iserve yung warrant of arrest, sabi po ni Fajardo, there was a deliberate attempt niya to derail and delay the service of warrant against Kibuloy, noting that sirens were also heard in the compound during the June 10 incident. I don't know, Anya, if it is a signal to anyone to give them the opportunity to hide and even escape, sabi po ni Fajardo. So this is one of the challenges, Anya, we are facing with respect to the service of warrant of arrest against Pastor Kibuloy and other suspects. So sabi niya, nag-establish na rin po sila ng checkpoints near the compound to prevent the suspects from leaving the area. Si Kibuloy daw, may hangar pa daw ng private aircraft.
doon sa compound na pwedeng magamit nito para tumakas. According to Davao Police Regional Officer Director General Nicanor Torre. Ngayon, ang sabi, yung helicopters daw ni Kibuloy, naging active siya recently, but police then alerted the airport authorities. The pilots of Kibuloy told the Civil Aviation Authority of the Philippines that they were only warming up. Pinainit lang daw yung helicopter, sabi ni Fajardo. Fajardo also said, authorities are closely monitoring the movement of Kibuloy's air assets. The police spokesperson also noted that one of the Kibuloy's private planes was covered by the freeze order ng Court of Appeals. Ayan po yung importance ng freeze order sa assets, mga bank accounts ni Kibuloy para malimit yung kanyang movement. And para masukol na po at may harap sa justisya itong fugitive pastor. Ayan po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious sa fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists sila. Ito naman po, India National. Ito mga taga Denmark. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum, made in South Korea. Whitening po siya, tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa! Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.